Saya ni Moira De La Torre, official music video na nirelease ay meron na kaagad 14 million views. Yes, 14 million views in just 3 days. Ano nga bang meron dito sa music video na to at ganun karami kaagad ang naging views in just 3 days? So, tampok dito sa music video na to ang dating magkasintahan na showbiz couple dati na mag-ex na ngayon na si Miss Julia Barreto nga at si Joshua Garcia. Dito nga sa umpisa ng music video na ito ay makikita natin na tila ba ikakasal yung dalawang bida dito sa music video na ito. Habang sa background ng kanta ay kinakanta lang naman ni Moira ang bonggang-bonggang masakit sa puso na lyrics ng kanyang kanta na Paubaya. Hindi tayo magaling kumanta kaya tutulain na lang natin itong lyrics, babasahin na lang natin para mas mabigyan natin ng hustisya yung bawat kataga na masakit sa dibdib. So ito na nga. So sabi dito ay, saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako ay di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang, ako ang kailangan, pero di ang mahal. Ouch! Ang sakit no, first stanza pa lang yun. Ilang stanza to guys. So imagine ninyo na pinapadood mo yung music video nito sa YouTube. Talaga namang tutulo agad yung luha ng mga nakaka-relate at ang mabababaw ang luha. Kung inaakala nyo na sa start nitong music video na to ay magiging happy yung ending nito dahil mukhang ikakasal sila, well, panoorin pa natin yung mga susunod na eksena. At ito na nga yung second stanza ng lyrics na to kung saan, saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama pero hanap mo siya. Aray, ang sakit. Nasasaktan din ba kayo? My God, yung mga mabababaw ang luha dyan. Kailan tissue na kayo guys? Ako kasi sa totoo lang, mababaw yung luha ko. Kaya umpisa pa lang nung kanta talagang medyo patulo na kaagad yung luha. So dito na tayo sa third stanza kung saan ang sabi dito ay, at kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa, ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Oh my God, so parang nagpapaubaya na siya dito sa third stanza, so understanding, napaka-understanding ng character dito ni Boy. So fourth stanza, saan natigil ang pagiging totoo sa tuwing mababanggit na mahal mo ako? Ba't di mo inamin na mayroon ng iba? Ako ang kayakap pero nasa isip mo siya. Aray, ang sakit diba? Yung mga duman sa ganitong pagsubok dati. Ano, nag-reminis kayo ng gusto, no? Bumaha yung mga luha nyo dyan, no? Naalala nyo yung mga ex nyo. So grabe, nakakaloka tong kanta na to. So next stanza, at kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na ipipilit pa, ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. So diba, the title of the music video, the song itself, talagang napaka mapaubaya anong character dito nung guy. Kaya naman talagang si girl dito ay mukhang konsensya. Siguro hindi naman yung sinadya na mangyari yun. Ganyan talaga minsan ang mga bagay. Ito na nga yung last part ng kanta. Sabi dito ay, ba't di ko naisip na mayroong hanggan? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. Aray, siya yung nauna, pero iba yung wakas. Ito yung pinaka-last part actually. At kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang pinadhana. Pinapaubaya ko na sa kanya. I'm sure marami sa inyo ang makarelate habang pinapanood mo yung music video na to. Kung saan, sana mini-wish nyo na lang na lahat ng love story, lahat ay may happy ending. Pero syempre, hindi naman ganun ang nangyayari sa totoong buhay. Sa totoong buhay, lahat ng love story, hindi lahat umahantong sa happy ending. Kumbaga nga, hindi lahat ng love story ay may forever. So dumarating talaga tayo sa punto ng buhay natin na kailangan natin masaktan. So kasama sa buhay yun guys. Hindi naman sinasadya ni Lord na saktan tayo, pero yun yung isa sa mga nagpapatibay sa atin. Parang dito nga sa music video na to, kung saan
Masaya naman sila, masaya sila sa umpisa, nag-propose si boy, tinanggap naman ni girl, dumating nga sa punto na ikakasal na sila. Pero nung nandun na sila sa simbahan, doon na nagbago yung isip ni girl kasi na-realize niya, kung itutuloy niya nga naman yung kasal, napaka-unfair pa rin naman yung para dito kay boy dito sa bida dito sa music video. So kung sa totoong buhay kayo si ate girl, si Julia, gagawin niyo din ba yun? At kung kayo naman ay si Joshua, dito sa music video na to, magpapaubaya ba kayo? Napakaswerte lang ng mga nakaka-experience ng ganito. At yung mga nagiging partner nila ay nagpaubaya, naging maunawain, nagiging maayos yung pag-iwalay nila. Kasi kung hindi, doon dumarating yung mga masamang bagay na nangyayari. Kung hindi magpapaubaya yung isa sa kanila. Pero dito sa music video na to, ay talaga namang pinakita nila na para sa akin yung motto ng music video na to ay kapag mahal mong isang tao ay willing kang magsakripisyo para sa kanya. So to love is to sacrifice. So ganun yung nangyari dito sa character na to. Kahit napaka-heartbreaking, wala eh, kasama to sa buhay natin eh. So alam nyo na kung bakit na in 3 days, ganun na karaming views ang meron dito sa paubaya na to ng official music video ni Miss Moira de la Torre. Wow, grabe no? Masakit sa puso. Lalo na sa mga nakaka-relate dyan, guys. So, mapunta naman tayo dito sa patawaran portion nila kung saan nga dito nga sa simbahan, eksena sa simbahan, ay hindi umalis si Joshua at bumalik si Julia. At ang mga naging lyrics nila rito ay actually, hindi lyrics. Ito yung mga naging usapan nila. At kaya ito patok na patok sa mga tao, according sa mga report, ay sila mismo ang nagsulat ng mga sinabi nilang linyahan dito. Eh, syempre, mag-ex yung dalawa. So, talaga namang umasa ba tayo? May umasa ba sa inyo na magkakabalikan sila in real life after this music video? So, bahagi nga nung mga naging linya nila dito na makabagbag tamdamin talaga, ay nung tulala nga ito si Joshua, kasi nga, inimpin siya sa simbahan, so nandun pa rin siya. And then, habang nakatulala pa rin siya dito, ay babalik nga ito si Julia dito sa simbahan and mag-explain sa kanya. So, alam ko, dito mas bumaha yung mga luha nyo. Dun sa lyrics ng kanta, masakit sa dibdib eh. Pero dito sa mga sinabi nila, after kasi nito, ito nagre-reminisce si Joshua dito sa mga masasayang alaala nila. So, hindi matanggap ng isip niya kung bakit. So, di ba ganun tayo minsan? Yung alam nyo na okay naman yung relationship nyo, then magugulat ka na lang biglang ha? Na-fall out of love na siya sa akin. Bakit hindi ko naramdaman? Di ba may mga ganung part tayo na nangyayari sa buhay natin? So, masyado lang magaling yung partner natin at hindi ba nila naiparamdam na wala na pala? Ubus na sila. Wala na silang pagmamahal sa atin. So, ang love kasi, hindi naman natin naiipilit yan. Kung saan tumitibok yung puso natin kung sino yung minamahal niya. So, mabalik na nga tayo dito sa eksena. So, nakatulala siya, si Joshua, at bumalik nga dito si Julia. Siguro na konsensya. So, bahagi pa rito ng music video. At ito na, magkakapatawaran sila rito. So, ang sabi dito ni Julia ay, I'm sorry, Josh. I'm sorry, napagod ako. I'm sorry, nawala ako. Ang sabi naman dito ni Joshua ay, I'm sorry, nasaktan kita. Sorry, kung wala ako ng mga panahong kailangan mo ako. Sorry, kung wala ako noong kailangan mo ng makakapitan. Alam nyo ba guys, habang pinapanood ko to, bilang iyakin talaga ako at mababa yung luha ko. Tulo talaga yung luha ko. Sito na ngayon nag-isagot dito ni Julia. Natatakot ako kasi hindi kita mahanap noon. Sagot naman ni Josh, sorry kung hindi kita naprotektahan. Ang sabi naman ni Julia ulit ay, binigay ko sa iyo lahat, naubos lang ako. Sagot naman ni Josh, siguro dahil alam ko na rin na hindi na talaga tayo para sa isa't isa. So guys, ganyan kabigat yung mga lyrics, yung mga linyahan na binitawan nila dito sa music video na to. So bilang
Lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang klase ng relasyon, masasaya, malulungkot. Marahil relate na relate tayo, lalo na yung mga kaka-break pa lang dyan sa mga ex nila, mga gantong eksena. Ano, pinabaan nyo ba yung mga luha nyo dyan? Pero all in all, napakaganda nitong music video na to. Simula umpisa hanggang dulo. Masakit sa puso. Yung mga mahilig pa sakitin ang puso nila, yung mga mahilig sa mga love story dyan, ah, bigo naman ang gandulo. Yun. Ito yun. So, ayan. Sana na-enjoy niyo yung aking pa-review dito sa paubaya ni Miss Moira De La Torre. Hoping to have more reviews like this. And thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe to this channel for more updates.